Naaalarma na ang Council for the Welfare of Children o CWC sa pagtaas ng tawag na natatanggap ng crisis hotline ng National Center for Mental Health. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Mitzi Cahayun Uy, sa datos ng NCMH mula noong nagkaroon ng pandemya hanggang sa ngayon ay patuloy na tumataas ang tawag na natanggap ng mga ito mula sa mga kabataan na may edad 18 pababa. Karamihan anya sa tawag ay dahil sa depression at anxiety. Very alarming kasi mula nung nag-pandemic, ito March 17 hanggang ngayon, increasing yung number ng mga tumatawag sa kanila at humihingi ng advice ng sa kanilang hotline, crisis hotline. At ang karamihan sa nagiging dahilan nila ay anxiety at depression, stressful life event. Tapos interpersonal concern, mood concern, at referral services. So, ito yung mga pangitain, ito yung mga dahilan na iisipin natin dahil nakakulong sila sa kanilang mga bahay. Nakababahala, sabi ni Cahayun Uy, dahil may mga tawag na nais magpakamatay ng isang kabataan. Mabuti na lamang anya at merong hotline ng Department of Health na maaaring tawagan ng publiko upang mailabas ang kanilang nararamdaman at mabigyan ng payo. Ang pinakamarami ay may mga suicidal cases na sinasabi nga nila, ito yung datos na binigay nila, 6 na calls, average monthly suicide-related calls. So hindi ito, magkaroon ka ng 6 na gustong, 6 na caller na ang sasabihin sa iyo magsusuicide, isn't it alarming? Lalo na kung we could find out na talagang ito ay below 18 na mga tumatawag. So, medyo nakakapangamba lang. Buti na lang at nandyan meron tayong mga hotline na pwedeng natatawagan ng mga bata para at least maibsan naman yung kanilang pangamba. Ito ayon sa opisyal ang dahilan kung bakit natuwa siya sa naunang anunsyo ng IATF na payagan ng mga bata na nasa edad 10 pataas na makalabas ng bahay. Natuwa tayo initially doon sa naging request din, naging recommendation din ni Secretary Mon Lopez na payagang makapasok ang mga bata 10 to 14 years old sa mga mall. So, ang sinabi nga sana natin, nagkaroon tayo ng konting statement doon na natutuwa tayo dahil ang para sa atin kasi ang pagnanatili ng mga bata sa kanilang mga tahanan, lalo na nararamdaman nila na nakakulong sila ay mental torture din talaga para sa kanila. So parang we are prolonging their agony na ma-excite sila tapos ay hindi pala. Gayunman, sabi ni Cahayun Uy, nalungkot siya sa anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi na binabawi ang naging pasya ng IATF. Inirerespeto naman anya nito ang naging desisyon ng Pangulo dahil isa rin itong magulang at ang nais lamang ay magkaroon muna ng bakuna kontra COVID-19 para matiyak na ligtas ang mga bata. Nirerespeto natin ang desisyon ng Pangulo dahil bilang ama ng hindi lang ng kanyang tahanan at meron din siyang dalaga at meron din siyang mga anak, mga apo, ay siya rin ay ama ng bansa. So siguro nakikita rin niya na dahil wala pa nga tayong vaccine, baka kinakailangang mag-intay muna tayo sa vaccine bago palabasin ang mga bata. Kaugnay nito, nanawagan ng opisyal kay Senator Bongo na siyang nagpayo sa Pangulo na huwag hayaang lumabas ang mga bata na wala pang 15 taong gulang. Gayun din sa IATF at kay Pangulong Duterte na i-reconsidera ang naunang pasya. Makatutulong anya sa nararamdaman ng mga bata kung hahayaan ang mga ito na makalabas man lamang ng kanilang bahay sa kondisyon na may kasama na nakatatanda. Tayo ay nananawagan kay Senator Bongo sa IATF at kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Alam namin na ang puso ninyo ay para sa mga bata. So kami po ay maaari po kami magbigay ng mga datos na to na pwede po namin idulog sa inyong opisina kasi sinasabi nga po natin na ang mental health ang susunod na pandemic ng bansa. Kasi nga, dahil dito sa mga nangyayari ngayon sa ating mga bata, kinakailangan din ng mga bata na ikonsidera hindi lang ang physical na pangkalusugan, oo, na naiintindihan natin, iniingatan natin sila sa COVID, pero paano na ang kanilang mental health? Dahil sobrang bata pa ng 10 taon, maaari naman anya na payagan ang mga 12 taong gulang pataas dahil base sa datos ng NCMH, may mga tawag sila na natatanggap mula sa nasabing edad. Baka pwedeng 12
12 man lang o yung mga high schoolers na nakakapag-isip na talaga. Sila yung mga karamihan na tumatawag na at nakakaalam na ang word na depression. Kaya kasi ako bilang isang ina ng isang 12-year-old at kadalasan na bukang bibig nila ay depression, I'm depressed, I am bored. Yan yung mga words nila. Alam na nila ano ang meaning ng mga anxiety at suicide. Yun ako natatakot eh. Samantala, muli naman iginit ng opisyal ang apela na huwag ipanghuli ang mga bata sa maaaring mabigyan ng bakuna kontra sa COVID-19. Sabi ni Kahayun Uy, noong Disyembre na nakalipas na taon, lumiham na siya kay Department of Health Secretary Francisco Duque III upang idulog na isama sa prioridad na mababakunahan ang mga bata. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamayang Nag-uusisa.